Blessed be His wonderful name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. We can feel His presence this morning. He's with us this morning. Amen. Narito ang ating Panginoon upang i-comfort ang bawat isa, upang palakasin tayo. Amen. Upang bigyan tayo ng higit pang pananampalataya. I believe di tayo nagsasawa na magpuri, maglingkod sa Kanya because God, hindi rin siya nagsawa. Amen. Nakahabagan tayo. Amen. Naalalayan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. We welcome you once again, every one of us, those who are watching online. Amen. Welcome po tayo muli sa gawain ng Panginoon. I believe hindi nagkukulang ang Diyos para tayo ay pakainin ng Kanyang salita. Amen. Because this is the food for our soul. Amen. Ang salita ng Diyos, amen, ito ay hindi magmamaliw. It is eternal. Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. Kaya sa umagang ito, pag-uusapan natin, Christ in bride form. Amen. Ang Kristo sa anyo ng nobya, mga kapatid. Ito ay isang malalim na hiwaga ng Biblia na nalantad sa huling kapanahunan. We know it's a mystery, but we know that Christ is in us. The Bible said, Christ in you, the hope of glory. You are God's manifested children. We are the bride of Jesus Christ, and we must know our position in the body. Amen. Dahil ang Diyos may kabiyak siya. Sabi ng Bible, ikakasal na ang kordero at ang kanyang asawa ay naghahanda na ng kanyang sarili. And so, we must know who we are. We know who God is, but do you know who you are? Alam mo ba ang bahagi mo sa plano ng Diyos? Ikaw ba ay nakakasiguro sa iyong kaligtasan? So, sa umagang ito, alamin natin ang dakilang plano ng Diyos sapagkat siya ay mahahayag sa pamamagitan ninyo. He will be manifested through you. Amen. You will be the light of the world. You will be the salt of the earth. Amen. Even Jesus said, the works that I do, you shall do also even greater works that I do. Amen. Because I go to my Father. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa biyahe na galing pa kami ng Bicol. And I believe God has a ministry over there. Nakapagbukas tayo ng isang gawain doon sa San Isidro, Sorsogon, through our sister Letlet, na kanyang mga kamag-anak, lahat ng kanyang mga kapitbahay, inimbitahan nila upang makinig ng kanyang salita. And they were so inspired that they want more of those kind of meetings. So ipag-pray natin na ang Diyos ang magpatuloy sa buhay nila. Ating buksan ang salita ng Diyos sa mensaheng Christ in Bride Form. Amen. Basahin natin ang dalawang talata in the book of Revelations. Amen. Dito makikita natin ang future plan of God. And it was prophesied that there will be a bride. There will be a lamb's wife. Revelation 21:9. And there came unto me one of the seven angels. John was saying, lumapit sa akin ang isa sa mga pitong anghel which had of seven vials full of the seven last plagues, and talk with me, saying, come hither, I will shew thee the bride, the lamb's wife. So scriptural po mga kapatid, na meron pong nobya ang ating Panginoon. Ngayon, aalamin natin kung sino ito, what is the origin of the bride, how will the bride be manifested, and how will you become part of this bride. Revelation 22:17. And the Spirit and the bride say, come. So, nagkaisa ang Espiritu ng Diyos at ang nobya. She's filled with the Holy Spirit. At nagsasabi sila na, lumapit kayo, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst, come. And whosoever will, let him take the water of life freely. So, salamat sa Diyos at patuloy tayo mga kapatid na binibigyan ng kasiglahan. Amen. Na maglingkod sa Kanya. Hindi tayo napapagod dahil hindi na tayong naglilingkod. It's Christ in you. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, si Kristo na ang namubuhay sa inyo. Amen. Just like Paul said, it is not I living, but Christ living in me. And I live by the faith of the Son of God. See, namumuhay tayo sa pananampalataya na lang
anak ng Diyos, hindi na tayo mismo ang nananampalataya. Siya na nasa atin ang nagbibigay pananampalataya. So let's look at our subject this morning, because here it is forecasted or prophesied that there will be a bride. There will be a wife. Someone who will be flesh of his flesh and bone of his bone, just like Eve to Adam. Alam natin si Adam ay mayroon siyang kabiyak. Amen. At yung kabiyak na yon ay si Eva was taken from his side. Amen. Because God doesn't want the man to be lonely. Amen. Basahin natin mga kapatid, the origin of the bride is written in Genesis chapter 2 verses 18. In Genesis chapter 1, the first the creation of God from day 1 to day 6 and then unto day 7, makikita natin there was no woman there. It was Adam and the animals. Okay. So, kaya sabi rito sa Genesis 2, amen, and the Lord God said, verse 18, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Gagawa ko ng isang, amen, magiging katuwang niya. Amen. So, nakita rito natin sa verse 19, and out of the ground, the Lord God formed every beast of the field. Lahat ng hayop, nilikha ng Diyos. Every fowl of the air, lahat ng lumilipad, may pakpak. And brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. So, pinangalanan ni Adan lahat ng hayop. Amen. Paris-paris. Alam natin. Amen. At kung may leon na lalaki, may leon na babae. Diba? At kung sabi ka kapon, may giraffe na lalaki, may giraffe na babae. And God allowed Adam to name them and to nurture them. But sabi rito, Adam gave names to all the cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field, but for Adam, there was not found a helpmeet for him. Walang kapartner si Adan. Maaring naiingit siya sa mga hayop. Amen. Dahil siya, tinitingnan niya ang sarili niya, mag-isa lang siya. Pero there's a mystery behind. Amen. Because the woman, amen, was not created as a separate being from the man. All animals were created male and female, but Adam was created as one unit with the female inside of him. See? Nasa loob yung babae. See, basahin natin, hinugot sa tadyang ni Adan ang babaeng ito. And the Lord God caused a deep sleep. Pinatulog ng Diyos si Adan to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and close up the flesh instead thereof. So this was the first surgery operation in the Bible. Binuksan ang tagiliran ni Adan, hinugot yung isang tadyang. Kaya nga sabi ng siyensya, ang human skeleton ng lalaki may kulang na isang buto sa kanyang kaliwang bahagi, malapit sa kanyang puso. Dahil dito hinugot ang babae, amen, para mahalin ng lalaki. Amen. Hindi hinugot sa utak niya para diktahan. Hindi hinugot sa paa para sipain lang. Amen. Hinugot sa puso, mga kapatid, sa malapit sa puso upang mahalin niya ang babae at igalang naman ang babae yung lalaking asawa niya. Amen. The Bible said, husband, love your wives, and wives, amen, submit yourself to your husband in everything. And what happened? And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man. So, woman, ibig sabihin ng woman, womb of a man. So, hinugot kayo, mga kababaihan, sa, amen, sa balakang ng lalaki. Amen. Sa kanyang katawan. And Adam said, see, nung magising si Adan, nakita niya. Sabi niya, now, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So nakita niya ang kanyang kapares, mga kapatid. Amen. Hindi na siya nagtaka. Alam niya na bahagi niya ang babaeng yon. Kaya sabi rito, may mystery. In Genesis chapter 2, amen, wala pang nanay. Walang tatay si Adam.
Di po ba? The man has no father or mother, but this is a prophecy. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave in unto his wife and they shall be one flesh. So ito ay propesya na sa darating na panahon, iiwanan ng kanyang, ng lalaki ang kanyang magulang, nanay at tatay, at magkiklaim, makikipag-isang dibdib sa kanyang asawa dahil sila ay iisang katawan. Coming from the original, mga kapatid. So kung si Adan ay may Eve, si Jesus Christ is the second Adam, meron ding Eva si Adan, o si Lord Jesus, mga kapatid. We know that. It's a principle. Every seed will bring forth of its kind. So sino yun? Amen. Ituloy natin. Sabi dito sa Ephesians 5:31 that the church is, amen, the bride of Jesus Christ. Ephesians 5:31-32. For this cause, inulit, mga kapatid. Paul said, he quoted Ephesians, or rather Genesis, for this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they two shall be one flesh. This is a great mystery. Dakilang hiwaga pala ito, mga kapatid. But I speak concerning Christ and the church. So, itinulay ang pag-asawa o ang pagsasama ng isang lalaki at babae kay Kristo at sa kanyang iglesia. So, kung si Kristo ang siyang Adan, meron din siyang Eva, mga kapatid. At sino yon? Ang kanyang church, ang kanyang pinili. The many-membered body of Christ. Amen. Kaya sabi ni Pablo, ipinagkasundo ko kayo kay Kristo bilang isang matimtimang berhen. For I am jealous over you with godly jealousy, sabi ni Paul, for I have espoused you to one husband and that I may present you as a chaste virgin to Christ upang maihandog ko kayo, maidulog ko kayo bilang isang matimtimang berhen kay Kristo. Now, what is a virgin? What does a virgin mean? Pure, undefiled, holy. Amen? Kaya yung church, gagawin niyang banal, gagawin niyang nilinis sa kanyang dugo. Amen? Upang, ano, maibalik kay Kristo na matimtiman, walang bahidungis, blameless, without spot, without wrinkle. That will be the church that Jesus will marry in the wedding. Amen. Supper of the Lamb. Okay, tuloy natin mga kapatid. In Revelation 19:7, makikita natin direktahang sinabi sa Biblia na mayroong kasalan na magaganap sa langit. Amen. Revelation 19:7. Sabi rito, there's going to be a marriage between Christ and the true church. Let us be glad and rejoice. Ito ang mensahe natin sa huling panahon. Huwag kayong sumimangot bagkos, sabi rito, mangagalak kayo at matuwa at magbigay honra. Give honor to Him. For what? For the marriage of the Lamb is come. Present tense, is come. Hindi to come, but is come, and His wife hath made herself ready. Ang kanyang asawa ay ginawa niyang handa na siya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Handa na ba kayo, mga kapatid? Are you ready? Are you part of the wife of Christ? Are you going in a rapture? Because Jesus said, I will come again and take you unto myself. Amen. I have prepared a mansion in heaven. And then, sabi niya, I will come again and take you to myself so that where I am, there you may be also. Babalik tayo kung saan tayo nagmula. Do you know na hindi tayo tagalupa? We are heavenly creatures. We are citizens of heaven. We're just pilgrims and sojourners in this land. Tumadaan lang tayo rito, mga kapatid. Kaya nga ang mundo galit sa atin. Ang mundo ayaw sa mga Kristiyano kasi iba ang buhay natin. We are a peculiar people. Kakaiba tayo sa mundo. We are a chosen generation. We are a royal priesthood. Amen. Ganun po ang tunay na Kristiyano. Kaya tumanggap ka kay Kristo para maging bahagi ka ng nobya ni Kristo. Amen. So, tuloy natin ang sabi ng prophet dito sa rapture message.
The bride is a part of the bridegroom. Bahagi daw ng nobyo ang nobya. Ibig sabihin, kung ang nobyo ay salita, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was made flesh. So ang salita, nagkatawang tao, kung ikaw ay bahagi ng salita, ikaw ay nobya ni Kristo. The woman is a part of her husband because she's taken out of the husband. Eve was part of Adam from his side. And so is the bride, not taken from a denomination. So ang bride pala hindi bahagi ng denominasyon, but taken from the bosom of the Word of God for this day. Minsahe sa huling kapanahunan, para maging bahagi ka ng bride ng Panginoon, you have to receive the message that was sent in the day that you're living. Ano bang message na yon? Ang end time message. Yan ang magpiprepare sa bride. If you go back to Matthew 25, there was a cry, sabi roon, at midnight, sa hating gabi may sumigaw, behold, the bridegroom cometh. Amen. Sabi niya, go ye out to meet him, trim your lamps. Amen. And then those 10 virgins arose, but the 5 were foolish, and the 5 were wise. What's the difference? The 5 had oil in their lamp. What is the oil in the Bible? It is the baptism of the Holy Spirit. How do you get the Holy Spirit? You must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ni Espiritu Santo. Amen. When you're filled with the Holy Spirit, you are part of the bride of Jesus Christ because you have the life of Christ in you. Kulang ang Diyos kung wala ka. Bakit? Binigyan ka ng binhi. There's a seed in you, a seed of eternal life, incorruptible seed that Jesus will come and take back that what once belonged to Him. Nahiwalay lang tayo sa kasalanan. We were separated by sin. But Jesus, God Himself, came down and died to save you and redeem you from your sin. Siya na ang gumawa lahat. Ang nobyo ang nagbayad ng kasalanan ng nobya. See the difference? Adam failed because she listened to his wife Eve. Amen. When she was deceived by the serpent. But the second Adam, amen, will never be deceived. Amen. Because he is the Lord of glory. The second Adam is Christ himself. Amen. Saving the bride. Anong ginawa ng pangalawang Adam? He gave his life for his bride. Namatay siya sa krus para tubusin ang kanyang nobya mula sa impyerno, mula sa kasalanan. Yan ang ating nobyo, mga kapatid. Tuloy natin. Ephesians 5:23-30. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Kung papano ang lalaki ang siyang ulo ng babae, si Kristo naman ang ulo ng iglesia. And He is the Savior of the body. So tinipo ang babae at lalaki kay Kristo at sa kanyang iglesia. Husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. See? For we are members of His body. Sino yung we na yan? Isama mo yung pangalan mo. Include your name in the we. We are members of His body, and what more? Flesh of His flesh and bone of His bone. Ikaw ay laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Just like Eve was to Adam, ang church, bahagi ka rin ni Jesus Christ. Kaya hindi kumpleto si Lord kung wala ka at hindi ka naglilingkod sa Kanya. Hahabulin ka niya, iiwanan niya, He will leave the 99 sheep to find one lost sheep. Tayo ay mga sheep, mga kapatid. Hindi tayo goats. Hindi tayo kambing na ginawang tupa. Dati ka ng tupa, black sheep ka lang. Prodigal son and daughter. Pinanumbali ka lang ni Lord sa kanyang kawan. Hindi ka ba nagpapasalamat na si Lord ang gumawa ng lahat ng ito? Hallelujah. Para sa iyo. Wala tayong ginawa. You cannot save your own self.
For by grace we are saved through faith, and that not of your own works. But, sabi roon, it's a free gift of God upang wag ang sino man magmapuri. Amen. Walang tao na pwedeng magmayabang, oh, ako mas ligtas kaysa sa'yo. We are on the same boat. We are all sinners saved by grace. No man is better than his other fellow man. Amen. We are all the same, mga kapatid. See? Kaya kailangan ma-realize mo yan. To humble yourself before God. Sino tayo? Sabi nga ni Brother Branham, kung gusto mong makita kung sino ka, sige, ilublob mo yung daliri mo sa isang palanggana ng tubig. Pag nakita mong may butas dyan, maniwala ako sa iyo na ikakaiba ka. Pero walang butas, mga kapatid. We are just dust on this earth. Amen. We came here naked and we will leave with nothing on this earth. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ng tinatangkilik natin galing kay Kristo. Amen. Your life, your health, your breath, your heart beating, lahat 'yan galing sa Panginoon. Anumang oras pwede niyang putulin 'yan kung magmamatigas ka sa kanya. Amen. Kung ikaw ay ayaw sumunod sa kanya. Amen. Pauwiin ka ng maaga. Sabi nga ni Brother Branham, di ba? Yung lalaki doon, isang brother sa Branham Tabernacle, mahal niya si Lord, pero nag-backslide, uminom na ng serbesa hanggang mamatay siya. Sabi ni Brother Branham, alam niyo ba, kung ligtas siya o hindi, ligtas siya. Pinauwi na ng maaga para huwag maging kahihiyan sa bahagi ng katawan ni Kristo. Gusto niyo ba yon? See? Praise God. O gusto niyo pang maglingkod muna sa Panginoon? Praise God. Palakpakan natin si Lord. His mercy endureth forever to them that love Him. Tuloy natin. Praise God. John 14, 18, 19. Jesus said, I will not leave you comfortless. Hindi ko kayo iiwanan ng walang taga-aliw. I will come to you. So, sinong darating? Iba ba yung taga-aliw? Siya yun. I. Personal pronoun. I will come to you. The comforter is Christ Himself in spirit form. Na ano? Na mananahan, mag-i-indwell, papasok sa puso mo pag tinanggap mo siya. Kayo'y magiging templo ng banal na Espiritu Santo. Ano pang sabi niya? Yet a little while, the world will see me no more. Hindi na ako makikita ng mundo. Hindi na nila ako makikilala. But you see me. Makikilala niyo ako, makikita niyo ako. Because I live, ye shall live also. Amen. At that day, which day? Today. Ye shall know. Sino yung ye? Ikaw yun. Ye shall know that I am in my Father. Physically, Jesus is sitting on the throne of the Father. Nakaupo ngayon sa trono ang kanyang physical na katawan. See? Pero bumaba siya. On the day of Pentecost, may mga pillar of fire, tongues of fire, bumaba sa mga believers. And the same promise is unto you and to them that's afar off, to your children's children, even as many as the Lord our God shall call. Kaya sabi niya, and you in me, and I in you. That's double indwelling. I in me, siya'y mananahan sa'yo, at ikaw naman, mananahan sa kanya. Nobody can separate us from the love of Christ, which is in Jesus, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ng Bible, kahit yan, kahirapan, tabak, kaubaran, nothing can separate us from the love of God. Why? He is in you, and you are in Him. See? Praise God, mga kapatid. Kaya bahagi tayo ng bride ng Panginoon. Praise God. You are God's temple. Sabi rito sa 1 Corinthians 6:19. If you are a true Christian, sabi rito, what? Hindi mo ba nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Kaya banal yung katawan mo. Templo yan. Huwag mong dalhin ang templo ng Diyos sa nightclub, sa sugalan, sa pambababae, di ba? Sa pagsusugal. Si templo ka na ng banal na Espiritu Santo. Kaya kailangan alagaan mong templo ng Diyos. Huwag mong susuotan ng mga bikini o mga miniskirt yung katawan niyo, mga sister. Templo kayo ng banal na Espiritu. Amen. Huwag niyong sisirain sa sigarilyo, alak, droga, ang templo ng Panginoon. See? Dahil sisirain ang templo niya ng Diyos kapag hindi niyo inalagaan.
For ye are bought with a price. Kayo ay binili ng halaga. Ano ba ang pinambili sa inyo? Ang dugo ng Diyos mismo. Do you believe that Jesus is the blood of God? Jesus is not Mary and Joseph's son in the physical. Hindi nagsama, nagsiping si Maria at si Jose para ipanganak si Jesus. Sinong tatay ni Jesus? Ang Diyos. Sabi niya, the Holy Ghost overshadowed Mary. Amen. And brought a child. So sino ang nagbigay ng egg tsaka sperm? Ang Holy Spirit. He was bought. Amen. He was not a Jew. He was not a Gentile. He was God in flesh. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, sabi niya dito, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. So ang Diyos daw ay siyang maluwalhati sa ating mga katawan. Paano maluluwalhati si Lord? Gamitin mo ang katawan mo sa paglilingkod sa Kanya. Gamitin mo ang katawan mo sa pagpupuri sa Kanya, sa pag-awit sa Kanya. Amen. Sa pakikinig ng Kanyang salita, sa pamumuhay, ayon sa Kanyang banal na kasulatan. Amen. The body said, amen. Offer your bodies as a living sacrifice. Holy, blameless, acceptable unto God. Amen? Praise God. Sabi ng prophet, ang Diyos gumagawa na ngayon sa Kanyang nobya. It's God working in you now. Let's read. Amen. Are you ready for the message? Now, here it is. In-explain ng prophet sa mensaheng what was the Holy Ghost given for. The Father was God over you. We're saying, we've been since Adam, God the Father was over Moses, the children of Israel, in a pillar of fire. Then God with us, ang Diyos na nakapiling natin, sino yon? Si Kristo, si Jesus, in Christ. Walk with us, talk with us, eat with us, sleep with us. Nung si Kristo, si Jesus ay nandito sa lupa, kumain siya, amen, siya ay nakasalamuha ng mga disipulo, ng mga tao, but hindi nakilala ng karamihan. Only a few recognized who he was. Even the 70 ministers left him because they could not understand his doctrine. His doctrine was, except you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. See, ginawa nilang literal, ano kakain natin ng lamanyam? Ano yon? Cannibals? Iinumin natin dugo? We will be vampires. So kaya, hindi nila naintindihan, umalis sila. See? Pero mga apostol, naintindihan nila. Amen. Na, amen, ang Holy Ghost, tinuruan sila na ang tinapay na yon, ang buhay ay ang katawan ng Panginoon. His body became the bread, the word. Amen. The body word. And then the blood is the atonement na kailangan tanggapin mo. Mahugasan ka sa Kanyang dugo. See, so God, the Father was over us, God above us, the Son, Jesus, was God with us. Sabi niya rito, now God with us. God in us. Ang Diyos na sumasa atin. Nasa loob ng inyong katawan. See? All God was come into Christ and all Christ was come into the church. It's God working in you. Sino nang ginagamit ng Diyos ngayon? Ang Kanyang mga anak. Umalis na ang ating Panginoon. Sino na ngayon ang nagdadala ng Ebanghelyo? Di ba ang Kanyang mga anak? Ang Kanyang, lahat tayo anak ng Panginoon individually, but as a group, we are the bride, the church of God. So kaya mga kapatid, tayo ang ministry ngayon ni Jesus Christ. Basahin natin dito, sabi ng prophet dito, it's God walking on two feet in you. Wow! See? Hindi ka lang basta-basta. You're not just an ordinary people. Let's read this, stature of a perfect man. Now, gumawa ng bahay ang Diyos, hindi bato, hindi semento, hindi kahoy. Ikaw ang bahay ng Diyos. Sabi niya rito, that is the house that God dwells in. Not a building with a big bell on top
of it and a high steeple. Hindi yung mga matutulis daw at may mga kalembang ang kanyang bahay, mga nakikita nyo dyan kung saan-saan. But a body has thou prepared me. Una, isang katawan. Sa katawan ni Jesus, nag-dwell ang ating Panginoon. Diba? Sabi niya, ang langit, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Tungtungan lang ng aking paa ang lupa, at ang buong langit ay trono ko. What kind of house will you build me? Anong uri ng bahay gagawin nyo para magkasya ako? Yan ang tanong ni Lord. But a body has thou prepared for me. Subalit, isang katawan ang inihanda para sa Panginoon. And on that river Jordan, remember, amen, God started the ministry through His Son. Amen. Sabi roon, this is my beloved Son. Hear ye Him. Di ba? On Mount Transfiguration, the same thing. So ngayon, nasaan na si Lord? Eto, sabi ng prophet, a body that God can dwell in, God can walk in, God can see in, God can talk in, God can work in. Living instrumentality of God, God walking on two feet in you. Ang Diyos daw ngayon ay nasa isang katawan, nasa iyo, naglalakad ngayon. Ikaw ang mata ng Diyos, ikaw ang bibig ng Diyos. So kung Diyos ang nasa iyo, mabubuting bagay ang lumalabas sa bibig mo, mabubuting bagay ang pinakikinggan mo, hindi mga chismis o kutsu-kutsu o kung ano pa man yan. See, yung lumalabas, hindi curse, kundi blessing. Di ba? Bless them that curse you. Forgive them that persecute you. Sabi roon, pray for them. So ganun ang tunay na Kristiyano. Hindi tayo mga pasaway, hindi tayo mga basagulero. Amen. Tayo ay templo ng banal ng Espiritu. The character of Christ must be seen in the bride. Amen. Sampalin ka man sa kaliwa, sabi ni Jesus, kahit kanan, kaya mo pang ipasampal. See? So, sabi dito, the footsteps of the righteous is order of God. God walking in you. Sino ang pwede mag-claim nito? Can you say that God is walking in me? Amen. Amen? That's the message. Christ is the mystery of God revealed. All that the Father has, He poured into Christ. And all that Christ has, He poured into the bride. So, ang ministry ng bride is the ministry of Christ. Christ in bride form. Hallelujah. And if the life of Christ, if the life that is in Christ be in you, you will bear the life that Christ bore. Amen. Ang buhay ni Kristo rin ang magmamanifest sa iyo. Bakit? Bagong nilalang ka na. You have been born again by repenting, justification by faith, sanctification by the blood, and baptism of the Holy Ghost in your soul. So yun mga kapatid, ang proseso. And now you become living instrumentality of God. Buhay na mga instrumento ng Diyos na kaya niyang utusan, kaya niyang, amen, lukuban para magsalita, gumawa ng mga bagay like what? Healing for the sick, casting out devil. Amen? Ito yung mga mababasa natin sa Mark 16, mamaya. Sabi dito ng John 10:33, the Jews answered him, saying, binabato ka namin hindi dahil sa mabuting gawa. Binabato ka namin dahil sa pamumusong. For a good work we stone thee not, but for blasphemy. Because that you, being a man, maketh thyself God. Binabato ka namin dahil ikaw bilang tao, bagamat tao, nagkukunwari kang Diyos. Anong sabi ni Lord? Hindi ba nasa batas nyo na lahat ng dinatnan ng salita ay mga Diyos? Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods, if he called them gods unto whom the Lord of the word of God came, and the scripture cannot be broken. So pag dumating sa iyong salita ng Diyos, you are an amateur God. You are an amateur creator. You can create your own atmosphere. Pag lahat ng tao malungkot, masaya ka in the midst of a perverse and wicked generation. Amen. Bakit? You're a creator. You can create your own atmosphere.
By faith, sabi ng Bible, the whole world was created by faith. Amen. Sinalita lang ng Diyos ang buong mundo at naniwala siya sa kanyang salita at nalikha lahat ng bagay. So you can speak to this mountain, be moved. Amen. It shall be moved. Di ba sabi ni Lord? If you have the seed of faith like a mustard seed and don't doubt, sabi niya, kaya mong palipati ng bundok doon sa dagat. See? Yung sinungaling ba si Lord doon? No, sabi ng prophet, maaaring hindi gumalaw yung buong bundok, pero nung sinabi mo yan, isang butil ng buhangin nalaglag na. So, unti-unti. Amen. Hindi biglaan, mga kapatid. Ganon din sa panalangin sa may sakit. Minsan, mayroong instant healing. Minsan, mayroong gradual healing. Amen. Kaya maghintay tayo sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, wait upon the Lord. So, tayo yung mga amateur gods. Tinawag tayo ng prophet na Messiahets. M-E-S-S-I-A-H-E-T-T-E-S. Messiahets. Maliliit na Messiah. Why? We are continuing His ministry. What was the great commission to the apostle? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. See? Mga preacher tayo. Hindi lang sa pulpito, mga kapatid, kundi yung buhay nyo. Sermon nyo na yon. Amen. Praise God. Let your life be your sermon, sabi ng prophet. See? At sabi roon, go ye into all the world, preach the gospel to every creature, and he that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be condemned. Amen. So tayo ang mga advertising agent ng Diyos. Tayo ang mga billboard. Di ba? You are written epistle, sabi ng Bible. Amen. Dapat makita sa atin ang karakter ni Kristo. Kaya tatanungin natin ang ating sarili palagi, Lord, amen, tama ba yung aking buhay na nakikita ng mundo? Tama ba ang aking pinamumuhay? See, itong quotation, this may choke you to death. Maring mabilaukan kayo, sabi ng prophet, sa sasabihin ko. But did you know that men that are sons of God are amateur gods? Malalim na ito, mga kapatid. Hindi ito gatas. Ito ay paras. Karni na ito. Hindi lahat ay para dito. Kundi yung mga nagsisilang, mga Kristiyano na. Pag sinabi mo ito sa mga unbeliever, oh, amateur God kami. No, that's not for you. It's for the believers. How many ever know that? How many knows that Jesus said so? The Bible said, did not your law itself say that you are gods? Which God said in Genesis 2 that they were gods because they had full domain over the dominion of the world. God gave Adam the dominion, yung paghahari, pamumuno sa mundong ito, ibinigay ito kay Adan, nating unang ama, at kay Eva, sana subalit, nawala ito, yung karapatan. He lost his godship. He lost his sonship. He lost his domain. Satan took it over. Naagaw ng Diablo ang titulo ng mundong ito. Kaya tinawag ngayon ng Diablo na ano? The God of this evil age. He is the prince of the power of the air. Bakit? Nakuha niya yung karapatan na yon mula kay Adan. Subalit, thank God, tinubos ito ni Kristo. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, binayaran ni Lord. Binawi niya kay Satanas ang mundong ito. At hindi lang natapos sa Kalbaryo, pumunta pa siya roon sa nakaupo sa trono na parang tupang duguan. A lamb that was slain, blooded lamb. At sabi roon, kinuha niya yung aklat, the title deed of this earth. Amen. Lahat ng mga pangalan, your names were written there. All God's children who were under sin dahil tayo nadamay sa kasalanan, binayaran na ni Jesus. And that book is open today. In 1963, nabuksan yung mga selyo. Amen. And the prophet said, God is calling those names now. Kung ang pangalan mo roon doon, tatanggapin mo ang mensahe. Pero kung wala ka doon, iisnabin mo ang mensahe. It's not for you. All that the Father has given me will come to me, Jesus said, and none of them will be lost. If you came from there, you will go back there. But if you're not in there, sorry to say, hanggang sa libingan ka na lang at hahatulan ka sa araw ng paghatol.
But to the Christians, there is therefore now no condemnation. To them that are in Christ Jesus, wala nang paghatol pa sa atin. Kaya huwag tayo maghatulan sa kanya-kanya. Sabi ng Bible, pag na kay Kristo na, wala nang pwedeng humatol sa iyo. Who is he that condemned? It was Christ that died. Diba? Who is he that judged? See? Hindi na tayo pwedeng hatulan. Bakit? Si Lord na ang hinatulan para sa ating kamatayan. Kaya mga kapatid, isipin natin yun. So sabi ng prophet, we are now waiting for the fullness of time when the pyramid gets to the top and the full sons of God will be manifested when the power of God will walk out and will take every power that Satan's got away from him. One day, mga kapatid, we will have a change of body. Amen. To wit, the redemption of our body. Tinubos na ni Lord yung kaluluwa natin, right? He has redeemed your soul. Kaya yung soul mo, eternal na yan. Wala nang kamatayan yan. Nasa 8 day na yan. Pero yung ating katawan, hindi pa. Amen. We are still waiting the redemption of our body. Kailan magpapalit tayo ng katawan? Pagdating ng rapture. Pagdating ng 1 Thessalonians 4:16 to 18, when the Lord Himself shall come down from heaven with a shout, narinig na natin ang shout, the message, and then with the voice of the archangel na siyang magbabangon, kagaya kay Lazarus, na binangon ng voice ng ating Panginoon, and then with the trumpet of God, the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. In a twinkling of an eye, we shall be changed from mortality to immortality. Babalik tayo, amen, sa kabataan. Wala nang pagtanda, wala nang problema, wala nang iyakan, wala nang sakit, amen, sa time na yon. Kaya anuman ang kalalagayan mo ngayon, don't worry, brother and sister. Marami ka mang nararamdaman sa katawan mo, one day, magbabalik ka sa youth, mga kapatid. In a twinkling of an eye, don't worry. Amen. Huwag kang mamroblema. Marami ka mang sakit-sakit, arthritis man yan. See, don't worry, because malapit na, mga kapatid, ang ating pagbabagong anyo. Amen. The time is coming for you to be restored back to your original being an eternal creation. Alright, tuloy natin. The power of binding and loosing. Binigyan tayo ni Lord ng karapatan, talian, o pakawalan ang mga bagay na nandito. See? What you bind on earth shall be bound in heaven. Matthew 16:19. That power and authority was given to the bride. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Jesus was speaking, ibibigay ko sa inyo ang mga susi sa kariyan ng langit. Ano mang inyong itali sa lupa, whatsoever thou shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shall loose on earth shall be loose in heaven. That's the power given to the bride. Whatever you curse will be cursed. Whosoever you bless will be blessed. And you cannot curse what God has blessed, and you cannot bless what God has cursed. Praise God. Kaya sabi rito, question and answer, the prophet said, all powers in heaven, on earth, is given to my hand. This is Jesus. Binigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at langit. Go, and I will go with you. Humayo kayo at sasamahan ko kayo. Ano man ang itali nyo, whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. What you lose on earth, I'll lose in heaven. Oh, if the great holy church only realized its power to do these things. But there is so much doubt and fear and trembling. Marami pa rin natatakot, nag-aalinlangan, nagdududa kung mangyayari nga ba itong mga pangakong ito ng Panginoon. Could this happen? Could it happen? As long as the thing exists, the church can never stand upright. Hanggat hindi tayo kumbinsido sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, lagi tayong magmumukmuk. Lagi tayong maiinis. Ano ba, hindi na nangyayari yung hiniling ko kay Lord? See, just be patient, ika nga. Nasa iyo ang kapangyarihan na yan. Basahin natin mga kapatid. Ito. And when every talk of fear is banished, kapag wala na ang mga takot na yan, the Holy Spirit is completely in control of the church. Then all fears are gone and that church has the power.
Why? They have everything that heaven owns behind them. Listen, nasa kanila ang lahat ng meron sa langit. Sabi dito, they are ambassadors of the throne. An ambassador of Christ has the authority and everything that Christ owns. Lahat ng pag-aari ni Kristo belongs to that ambassador. See? Praise God. What power is that? He said, go ye into all the world. You are my witnesses. After the Holy Ghost has come upon you. What is a witness? An ambassador to witness something. Listen, the whole powers of heaven is right in your hands. Sabay-sabay nating basahin. The whole powers of heaven is right in your hand. Nasaan daw ang kapangyarihan ng langit? Nasa kamay mo na. Nilipat na ni Lord sa iyo. See? Sabi niya, di ba? Lahat ng ginawa ko, gagawin din ninyo. Higit pa rito ang gagawin niyo kasi ako'y uuwi na doon sa aking ama. Oh, why do we set? The church is barren. Bakit walang blessing? Bakit tuyo? Bakit kayo nagugulumihanan? And we set dormant. It's because we do not recognize these things. Dahil hindi mo raw, amen, nakikilala na pagtatanto na nasa iyo ang power na yan. Ask anything in my name, di ba? John 15:7, if my word abide in you and you abide in me, ask, you shall ask anything and it shall be given unto you. Na-try nyo ba yan, mga kapatid? Ask anything. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. David said, I was young and now I am old. I've never seen the righteous forsaken nor his seed begging bread. Walang Kristiyano na namamalimos. Amen. Ang tunay na Kristiyano, sinusupply ni Lord ang lahat ng pangangailangan because of their faith, because of their trust in the Lord. Hindi sila pinagkukulang ng Panginoon. Amen. Yan ang tunay na Kristiyano. Walang Kristiyanong murmurer or complainer. See? Lahat tayo, sabi nga kanina, contentment. Sapat-sapat ang binibigay ni Lord. Contentment with godliness is of great gain. Tuloy pa natin, mga kapatid. Now, the power of the Christians came through the baptism of the Holy Spirit. Kung wala pa ang bautismo ng Panginoon sa buhay mo, wala ka pang power. You don't have the power to overcome sin. You don't have the power to continue serving the Lord if you don't have the Holy Spirit yet. Kaya nga, pray for the Holy Spirit. Brother Branham said, it ought to be more important than your job, than your career. The Holy Ghost ought to be the most important thing in your life, for without the Spirit of Christ, you are none of His. Hindi ka ma-rapture kung wala ang Espiritu ni Kristo. Kahit nabautismuhan ka sa tubig, hindi sapat yun. Maraming nabasa. Nilubog nabasa. Pag-ahon, makasalanan pa rin. Nabasa lang. Bumalik sa bisyo. Di ba? So it's not an evidence na nabautismuhan ka sa tubig ay rapture ka na. You have to go through sanctification. Yun ang mabigat. Six seals sa buhay mo. You have to go through testing and trial to be proven. Every son that comes to God must be tested, tried, and be proven. Amen. Amen. Hindi pwedeng pagkabautismo mo, langit na. No, susubukan ni Lord. Susubukan ni Lord ang pananampalatayang yan. Amen. Sabi nga niya, kung makayanan nyo ang mga pagsubok na yan, tunay kayong mga legitimate. Pero kung hindi, mareklamo kayo, mga bastardo kayo. Di ba? Praise God. Patunayan nyo kay Lord. Amen. Sabi nga kanina, by their fruits you shall know them. Ang tunay na Kristiyano, hindi mo na kailangan tapik-tapikin pa, brad. Tawagan mo, brad, magsimba naman kayo. Parang gusto mo bang pakiusapan, baby-baby. O, brad, bibigyan kita ng posisyon, diakono, trusty ka. Di ba? May mga ganon. Magsisimba lang pag mayroong posisyon, mayroong binibigay na honra o prestige. No. This is not about prestige or anything or monetary benefits. No. Ikaw at ang Diyos is an individual affair. Ikaw at ang Diyos, mga kapatid, ang magsasama, maglalakad. It's an individual. You walk with God alone. Amen. Ang rapture, hindi grupo-grupo. There will be two in the bed. One will be left, one will be taken. Two in the field. Amen. One will be left, one will be taken.
So pakasiguraduhin mo ang buhay mo. Hindi buhay ng iba. Hindi ka naman mananagot sa ginawa ng iba sa Panginoon. Yung ginawa mo lang ang pananagutan mo. Praise God. Amen. Ipag-pray mo na lang yung iba kung may nakikita kang kamalian. Pray for one another, not gossip one another, sabi ng Bible. Wala sa Bible yan. Praise the Lord. So, tuloy natin mga kapatid. The prophet said, "And the power that will raise us up is right in us now." Ang kapangyarihan daw na magbabago ng ating katawan, na magdadala sa atin sa rapture, ay nandiyan na sa loob mo. The kingdom of God is within you. Seed that is in your soul, that's eternal life. Sabi dito, we are now in heavenly places. Langit na itong kinalalagyan mo. Huwag ka na maghanap ng langit. Kapag na kay Kristo ka, nasa salita ka, langit na ang dinadaanan mo. Amen. Praise God. Heaven is just a dimension, mga kapatid. Ang langit, hindi malayo. Nandito lang. It's a dimension. Amen. Yung mga taong Kristiyano, pag namatay, lilipat lang sila doon. Sa langit, sa dimension, sa sixth dimension, and then the seventh dimension. So, sabi rito, we are now in the power of the resurrection. Ito na ang time na tayo ay babaguhing muli. What is the resurrection? The first resurrection is the rapture. If there wasn't a law to that, sons and daughters of God would create them a world out here and go live a private life on it. Kung wala lang daw batas na pumipigil pa, kaya ng bawat isa sa atin gumawa ng sariling mundo at manahan tayo doon. See? You have the power in you to do it. Isang kaluluwa nga lang ng believer, ilang katumbas? 10,000 world. Your soul is worth 10,000 worlds. Ilan lang ang planet, mga kapatid? 10? 11? Yung kaluluwa mo, 10,000 ang katumbas. Kaya mahal ang Panginoon mismo ang bumaba, namatay para sa kaluluwang yan. Tinubos kanya. Hindi nagsugo ng anghel. Siya mismo, because the job was very important. Siya lang ang karapat dapat. Siya lang makakagawa nun. Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, all glory belongs to Him. And they sang a new song. Amen. To the bloody lamb, sabi roon sa Revelation, di ba? Chapter 5 ba yun? Sabi roon, blessing, glory, honor. Amen. Thanksgiving unto Him. Praise God. And all the angels and the 24 elders bow down. Nagpuri silang lahat. Yun ang gagawin natin sa langit, mga kapatid. Kaya dito pa lang, magsanay ka na magpuri. Huwag kang keme-keme lang. Kailangan doon, bigay na bigay ang pagpupuri. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ako nahihiya. I'm not ashamed of the gospel. Amen. Because it is power unto salvation to them that will believe. Praise the Lord. Glory to God. If you got a shadow of the power of God in you, you've got power to do it. Kaya nga sabi ni Lord, when you pray, what is the principle of praying? When you pray, believe that what you have prayed, you have already received. Past tense. Pag nag-pray ka daw, akuin mo na, natanggap mo na. Then maghintay ka na lang. Minsan ang LBC na mabagal eh. Di ba? Natatagalan ng konti. Yung mga delivery, ganun din ang Panginoon. Asahan mo, darating. Don't doubt. Because doubt hinders the blessing of God. God is omnipotent. You see what I mean? The power that's in you will make, listen to this, you could speak a world into existence and go live on it. Hallelujah. There you are. Mga creator tayo. Miniature or amateur, rather, creator. See, kaya the power of God is in your hand. Ibinigay na ni Lord sa iyo. Look at Moses. When Moses and the Israelites were cornered there at the Red Sea, nowhere to go. Dito, bundok, and then sa harapan nila, sa likod nila pala, mga karwahe ni Paraon. The army of Pharaoh is going to kill them. And then he looked at their back, is the Red Sea. Umiyak na si Moses, Lord, dito mo ba kami papatayin sa lugar na ito? Sabi ni Lord, why cry? Speak.
Bakit ka umiyak, Moses? Magsalita ka. Why? He's got the power of the spoken word. At nung siya'y magsalita, tinasang tungkod, bumukas ang dagat. Glory. Mga kapatid, sino kayang magbukas ng dagat ngayon? Wala pang technology. There's no technology or artificial intelligence that can open the sea. But our God is the same. Jesus is the same yesterday, today, and forever. The same power is given to the believer. You cannot limit God. Amen. According to your faith, let it be done unto thee. Laging sinasabi ni Jesus yan. Diba doon sa babae na nahawakan yung laylayan ng kanyang damit? See, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Yun ang faith niya eh. See, hindi sinabing, mahawakan lang ko lang ang laylayan ng damit at hingin ko kay Lord na pagalingin niya ako. No. Positive siya. Nag-desisyon na siya, mahawakan ko lang, gagaling ako. Kaya sa umagang ito, may problema ka, sabihin mo, Lord, mahawakan ko lang ang banal na presensya mo. He's the same high priest that can be touched by the feeling of your infirmities today. Amen. Makakamtan mo kung ano. Amen. Ang kahilingan mo. Diba? Praise God, mga kapatid. According to your faith, let it be done unto thee. Okay, tuloy natin. We're talking about Christ in bride form. Amen. Yung lahat ng kapangyarihan ni Kristo, binigay sa bride. Yung lahat ng ministry ni Kristo, ginaganap na ng bride ngayon. And that's the church. Okay, that's what power is in the church now. It is controlled by a law. And that law is the law of faith. Not keeping a bunch of commandments. Jesus said, all things are possible to them that believe. Amen. Hindi sinabing some things or a few things. All things are possible to them that believe. Are you a believer this morning? Naninampalataya ka ba, kapatid? Amen. Para sa mga believer lang yan. You need to have faith. And if you can believe it, whatever God would lead your soul to believe, that is yours. Ano man ang ilagay ng, sabi rito, ano man ang itulak ng iyong kaluluwa na panampalatayanan mo, sa'yo na yan. See, walang limit. Look at Peter. See, Peter walked on the water. Joshua believed. Just spoke to the sun and it stopped. Di ba? See, yun ang faith niya eh. Araw, sun, stay there. And moon, stay there in Hahalon until we defeat all our enemies. So mga kapatid, nasa iyo ang kapangyarihang ito. Huwag tayo mag-self-pity. Kasi ang Diyos nasa iyo, mag-self-pity ka. Di ba? Nakakaya naman sa Diyos. Insulto sa Diyos yun. Nandito na nga ako eh. Di ba? Because why? Sometimes we rely on our talent, on our own abilities. Human wisdom. Humanism ang tawag dyan. Hindi dahil magaling ka sa school, ikaw ay professor ka, o ikaw man ay technology, IT ka man, o ano ka pa man. Huwag kang umasa dyan, kapatid. Umasa ka pa rin sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, iniwanan ko lahat ng karunungan ko at itunurin ko itong tae. Dung, I consider it dung to know Jesus Christ. Amen. Tumakilala ko siya ng lubusan. Amen. So lahat yan, mga kapatid, yung sarili mong katuwiran, ano yan? Basahan lang yan na marumi. See, our righteousness are filthy rags in the sight of God. So what you need is faith. Basahin ulit natin. Whatever God will lead your soul to believe, that is yours. Every place that the soles of your foot can set upon by faith, God gives it to you. It's like Joshua. Di ba? Yung footprints, or rather, yung pag inapakan mo, klinay mo isang bagay, amen, that is your possession. God gives it to you. It's yours. You possess it. If you can find the key to this law of faith that opens it to you, you see what I mean. It's a law of faith. Just like the law of electricity. Kung hindi mo alam ang positive, negative, hindi mo mapapasindi yung ilaw. Di ba? It's a law. So, ganun din ang faith. Mayroong law din ang faith. What is it? Only believe. All things are possible.
through Christ. You see what I mean? Sabi ng prophet, if you are a son of God, you are a daughter of God, that never leaves you. Amen. Ano yon? Yung power na yan, hindi umaalis sa iyo yan. Amen. Nandiyan palagi yan. Praise God. It's with you all the time. Grabe mga kapatid. But your faith gets away. Yun lang, minsan, nagda-doubt ka, nanghihina yung faith mo. Pero hindi nawawala ang power na yan sa'yo. Naniwala ba kayo sa prophet? Kaya napakaganda magbasa ng message, mga kapatid eh. Kasi hinahalukay mo yung mga ginto, yung golden nuggets ng mensahe na i-apply mo sa buhay mo. You don't worry. You don't believe what you see. We're not walking by sight. We're walking by faith. Everything is by faith, mga kapatid. So, but your faith gets away. Yun ang kalaban natin dito. Yung sarili natin. Faith, you know, Peter sunk. Lumubog si Pedro sa tubig. Nakalakad na siya. But when he looked at the symptoms, anong tiningnan niya? Yung mga waves, yung mga alon, yung mga lahat ng mga ulap siguro, yung mga malalakas na hangin. And then his faith began to what? To weaken. Ganon din tayo. Pag tumingin ka sa problema mo, problema na nga, pinoproblema mo pa. Diba? Hayaan mo, ibigay mo kay Lord. Diba? See, praise God. By worrying, you cannot solve your problem. Sometimes, worry ka ng worry, hindi naman nangyayari yung pinag-worry mo. Ay, salamat. Pero ano, nag-consume ka na ng maraming effort and time. Napuyat ka na, hindi ka makatulog. So, kaya sabi ng Bible, trust in the Lord. Delight in the Lord. Amen. And He will make all things come to pass in your life. Magsaya ka lang, Lord, kung pinaintulutan mo to, Lord, sasamahan mo ko. You promise to never leave me nor forsake me. Gamitin mong salita ng Diyos. Sabihin mo kay Lord yung pangako niya para maalala niya. Just like natural ano, children to their fathers. Dad, di ba sabi mo, pag nagkaroon ako ng honor, di ba, ibibili mo ako ng bagong cellphone. Kulitin mo, tay, ito na. Mapapahiya yung tatay mo. Pero ang Diyos, kailanman hindi mapapahiya sa pangako niya. Higit-higit pa kung magpala ang Diyos. Sobra-sobra pa, mga kapatid. Pagka nalugod sa iyo ang Panginoon, hallelujah! Prosperity, ibibigay ni Lord sa iyo. Joseph was a son of prosperity. Saan man siya pumunta, nagpo-prosper yung lugar. Hindi nyo ba napapansin kung saan kayo dinadala ni Lord? Di ba? Pag pumunta kayo sa tindahan, bumili ka, minsan dami ng tao eh. Bumibili. Saan nagugulat yung tindera? Ba't ikaw lang pumunta? Biglang dumami yung tao. Nagdadala ka kasi ng blessing, ng prosperity. Amen. Nagdadala ka rin ng curse. Alam nyo ba? Whosoever curses you will be cursed. Babalik yung curse sa mga taong nagkakurse sa'yo. Kaya delikado ang bride. The bride brings both curse and blessing. Sabi nga ni Lord, diba? Mas mabuti pang talian sa leeg. Nang lubit, lagyan ng malaking bato sa dulot, ihulog sa kalaliman ng dagat ang sino ang makasakit, maka-offense sa kaliit-liitang naniniwala sa akin. Ganon ang protection ni Lord sa'yo. Amen. The battle is not yours, it's the Lord's. Amen. Praise God. Vengeance is mine, said the Lord. We don't avenge ourselves. Si Lord ang nag-iingat sa atin. Para tayong bata na naglalakad, pag dadaos-dos ka na, hawakan ka naman ni Lord. Diba? So, hindi mo lang napapansin. Marami na ang mga nangyari sa buhay mo, na maring na-aksidente ka, namatay ka na, nahulugan ka ng nyug sa ulo, o ano pa man, pero iningatan ka ni Lord, nilayo ka, di ba? See? Praise God, hindi natuloy yung trap sa'yo, merong mga gawain ng kaaway, na gusto kang ilaglag, gusto kang bitagin, pero gumawa ang Diyos ng paraan. Ngayon, buhay ka pa. Hallelujah! Hindi ka tinamaan ng COVID. Amen. Hindi ka namatay sa vaccine. Praise God. Buhay ka. And that's God's power in your life. You have to realize that. Anak ako ng Diyos. Hindi natin pinagmamalaki. Kundi, sabi ng Bible, if you want to glory, glory in the Lord. Ang biyaya ni Lord ang ipagmalaki mo, hindi yung sarili natin. Diba yung iba kasi, oh, pinag-pray ko, napagaling ko yung taong yun. See, siya raw nagpagaling. Si Lord ang nagpapagaling, ginamit ka lang. See, minsan yung mga salita natin, praise God, ingatan din natin. Baka yung sarili na natin ang nagiging bida, hindi na si Lord. God will not share His glory.
with anybody. Lahat ng papuri sa Kanya. Okay, tuloy natin. The ever-present water from the rock. As much as your faith will be released, that's how much power you can have. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Sa Tagalog, kung gaano kalaki yung faith mo, ganun din kalaki ang power na ipapagamit ni Lord sa iyo. Because in you dwells, listen, in you dwells the power to make heaven and earth. Wow! Nasa iyo pala ang kapangyarihan para makalikha ka ng langit at lupa. Why? Because it's God, Christ in you, the hope of glory. God dwells in you. And you are sons and daughters of God. Amen. There you are. But it's your faith. Jesus said, according to your faith, be it unto you. Not according to your knowledge. Marami kang ang alam sa Bible, marami kang memory verses, pero wala ka namang faith. Di ba? Pagdating ng problema, bagsak ka. Ano magagawa ng memory verse mo? Hindi mo naman may apply. So, Jesus said, according to your faith, be it unto you. If thou canst believe, all things are possible. Verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, don't doubt, but believe what you have said. Amen. Mga gabundok na problema, speak to your problem, cast out. Amen. See? Yan ang sinabi ni Lord. Kasi ang mountain, hindi lamang literal mountain. Di ba? Sabi nga ni Caleb, give me my mountain. Di ba? Meron din mga bundok na blessing, may mga bundok din na problema. Kaya it depends kung saan mo gagamitin yan. Ito na, malinaw mga kapatid. The power is given to the bride. Matthew 10:7-8, sabi ni Lord, as you go, preach. Habang kayo'y humahayo, mangaral kayo. Saying, the kingdom is heaven at hand. Heal the sick. So, commission pala to. Cleanse the lepers. Raise the dead. Hindi lamang si Jesus ang mag-raise, kundi yung inutusan niya, yung mga isinugo niya. Cast out devils, freely you have received, freely give. Mark 16:17, these signs shall follow them that believe. Ito ang mga tanda na susunod sa kanila na may pananampalataya. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Anong demonyo? Demonyo ng sakit, demonyo ng takot, pangamba. Lahat ng klase ng demonyo, mga kapatid. Alam natin, basahin niyo yung demonology. Part 1, part 2, part 3 yan. Diniscuss ni Brother Branham. Natural realm of devils, mga sakit-sakit, sicknesses. Spiritual realms, yung mga fear, doubt, and worry. Kasama yan sa mga diablo. Jealousy, envy, bitterness, hatred. Mga diablo yan eh. Cast out devils from your life. Ang pangatlong diablo, sabi niya, ecclesiastical devils. Mga diablo na tumatayo sa pulpito. Meron pala niyan? Yes. Look at the Pharisees, the Sadducees. There will be false Christ and false prophets. False Christ, ha? Christ na, pero false. Ano ba yung Christ? Anointed one. False anointed one. So kaya, yung mga nagdadala ng false doctrine, mga maling aral, mga diablo rin yan. Cast them out, expose them. See, cast them out. See, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents. Makainuman sila ng lason, hindi sila maaano. If they shall drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, they shall recover. Brothers and sisters, mothers and father, mga anak nyo, kapatid nyo, pag may sakit, just lay hands. Si Tots, nung nandun kami sa Sorsogon, sumakit ang tiyan. Kasi mag-uumpisa na kami ng krusada. Sumakit ang tiyan, sabi niya, paano ba ito? Hindi ako makapag-MC, hindi ako makapag-song leader. Nilay hands lang. Nilay hands ko lang, Lord, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, I cast this out. Yung sakit na to. Biglang tumayo at masiglang nag-song lead at nagpaawit at nagpalaro pa sa mga bata. Nawala yung sakit, mga kapatid, instantly. So that power is in you. Huwag kagad ospital, huwag kagad gamot. Kung kaya naman, by faith, mas makapangyarihan yung by faith, mga kapatid. Pag hindi kaya ng faith mo, di buti ka, doktor ka. Amen. Because medicine is of God naman, sabi ng prophet. Pero doon sa mababang level ng faith. Sa pamamagitan ng gamot na ito, Lord, gagaling ako. Pwede naman yun, no? Pero iba pa rin yung
Just only say the word, Lord, and I shall be healed. Amen. Kagaya nung yung Roman centurion, di ba? I'm not worthy that you come to my house, sabi niya kay Jesus. Amen. But only say the word and my servant will be healed. Gumaling. Praise God. Kaya, konti na lang. Ito tayo mga kapatid. The bride's priesthood. Look at yourself in 1 Peter chapter 2, 9 to 10. But ye are a chosen generation. Piling-piling lahi. Ephesians 1:4, you were chosen in Christ before the foundation of the world. A royal priesthood, isang maharlikang saserdote. Amen. See, hindi si Marcos ang maharlika mga kapatid lamang. Ang tunay na maharlika ang mga anak ng Diyos. You are a royal priesthood. A holy nation, isang banal na bayan, a peculiar people. Ano ba yung peculiar? Kakaiba. Hindi ka pareho ng mundo. See? Kayo'y mga, see, oddballs, sabi ng prophet. See? Oddballs, hindi pangkaraniwan, kakatwa. See? Ganun tayo. Kaya pag nakita mo siyang Kristiyano, naka-miniskirt, hindi peculiar yan. You live like the world eh. Di ba? Love not the world or the things of the world. The flesh, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life, the fashion, the trends. See, hindi na tayo nakabatay dyan. Ang uso sa Panginoon, yung mahahabang damit. Amen. Mahahabang buhok, walang makeup. Yan ang modest apparel. Yan ang simplicity. Mga brothers, amen, mga dissenting kapatid, hindi umiinom ng naglalasing ng alak, di ba? Hindi kayo nandoon sa sugalan o sa mga nightclub. A peculiar people. Kaya nga nagtataka sa inyo ibang tao, di ba? Bakit ganun kayo? Puro na lang kayo, Biblia. Peculiar kami. Hindi kami taga lupa, taga langit kami. See? Panindigan mo, kapatid. Huwag yung compromise. Tagay dito, wala naman nakakita. Sige nga, tagay. Di ba? So, hindi tayo dapat ganun. Don't compromise your faith. See? That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. Amen. 1 Peter 2:5, tayo ay mga bato na, sabi dito, na spiritual house. See, ye are lively, mga buhay na bato. Lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood. Alam nyo, priesthood, mga naghahain ng handog yan sa Diyos. You know, yung sacerdote, di ba, they present sacrifices to God. Na-discuss natin yan last Wednesday. You are a living sacrifice. Amen. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Yung pag-awit na lang, sacrifice yan. The fruits of your lips, giving praise unto His name. Amen. Sacrifice of praise. Glory to God. Okay. Anong sabi ng prophet? Yung bride, pinili before the foundation of the world. Wala pang langit at lupa, kilala na ni Jesus yung bride members niya. Basahin natin. It was God's purpose to bring forth a people like unto Himself that would be a word bride. Pinili, itinalaga ng Diyos na magkaroon siya ng isang bayan na tinawag na salita na nobya. She was chosen when? Before the foundation of the world. In Him. So wala pang langit at lupa, na kay Kristo ka na. Nung lumabas yung Logos, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Nandun ka na sa Word na yun eh. Amen. Kasi the Word is eternal. Walang ibang eternal, yung Word lang. See? At kung may eternal life ka ngayon, because of that Word that is in you. See? And the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. And now the Word becoming flesh is you now. Once you receive the Word, you become the Word. Sabi ng mensahero, she was foreknown, kilala na siya noon pa, and beloved, minahal kanya noon pa, before she was ever brought forth during the ages of the earth, upon the earth. She was redeemed by His blood. Kailan tayo tinubos? Sa isipan pa lang ng Diyos, tinubos ka na niya. Revelation 13:8, the Lamb was slain before the foundation of the world.
nagmanifest 2,000 years ago sa Kalbaryo. See? And can never come into condemnation. Hindi ka na aabot pa sa paghatol. So sino tayo para hatulan ng isa't isa? Eh sabi nga rito, hindi ka na haharap sa paghatol. Bagkus hahatulan mo pa ang buong mundo, pati mga anghel. You shall judge the world, even angels. Why? You will be sitting with Christ. Jesus said, I will grant to sit with me in my throne for the overcomers. Sino yung mga overcomers? Ang magtiis hanggang wakas, siya yung maliligtas. Siya ang totoong overcomer. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Amen. Inumpisahan mo na ang paglilingkod sa Panginoon, ipagpatuloy mo na. Amen. Ayaw ng Diyos ng urong sulong. Ayaw ng Diyos ng maligamgam, isusuka ka niya mula sa kanyang bibig. Ayaw ni Lord nung haphazard. Diba? Sabi niya, there's no sinner or saint, there's no black and white bird, there's no sane and sabi niya roon, walang lasing at hindi lasing na tao. Isa lang, mga kapatid, walang sa gitna. So, she can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her. Wala nang kasalanan pa sa kanila na nakay Kristo. Ang kasalanan natin, tinapo na ng Diyos sa karagat-dagatan ng kanyang pagkalimot. He has thrown our sins in God's sea of forgetfulness. Kaya sabi sa Romans 4:8, applicable pala ito sa bride. Blessed is the man or woman to whom the Lord will not impute sin. Mapahala daw ang lalaki o babae na hindi nasisingilin pa ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Sino yon? Ang bride, mga kapatid. Bakit siya nang naging kasalanan para sa bride eh? But indeed, she shall be with him in his throne of judgment, judging the world and even angels. Her name, each of her members. Kung member ka ng bride, was written, nakasulat, sa isang bahagi in a section of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Mayroon ng libro si Lord, wala pang langit at lupa, isinulat na niya ang pangalan mo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Red ink, mga kapatid. Sabi roon, nung siya ay mabayubay sa isipan ng Diyos, you know, a word, before it can become a word, is a thought first. Lahat ng kaisipan ng Diyos, tapos na sa isip niya. At isinulat na lang sa Biblia. Maging ang beginning and ending, yung dulo ng panahon, yung judgment ng kaaway ng Panginoon, lahat, from Genesis to Revelation, this is the mind of God, written in letter form. But, lahat tayo na mga pinili niya, isinulat na niya bago pa itatag ang sanlibutang ito. Kaya ka lumalapit sa Panginoon dahil nandito yung pangalan mo. Kung wala ka rito, kailanman hindi mo tatanggapin ang Ebanghelyo. Kaya ka tumanggap, hindi dahil ginusto mo, kundi ang Diyos ang may gusto. Hindi ikaw naghanap sa Diyos, si Lord ang naghanap sa iyo. Hallelujah! Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, siya ang pumili sa iyo. Jesus said to the apostle, you have not chosen me, but I have chosen you. Sinong pumipili? Si Lord. Kaya mapalad ka pag pinili ka. Walang tao pwede makapag-out sa iyo sa katawan ni Kristo. Amen. Ano man sabihin ng ibang tao, alam mo kung sino ka. You know who you are. Amen. Wala nang makapagbabago ng destinasyon mo. Amen. Babalik ka sa Kanya, sa Kanyang piling. Kulang ang Diyos kung wala ka. Obligado ang Diyos na hanapin ka dahil Siya ang pumili sa iyo. Glory. Amen. Magpakalayo-layo ka man, like Jonah. Tumakas si Jonah, hinabol ng Panginoon. Di ba? Hinabol ng bagyo hanggang tinalian, nahulog sa dagat, nagpadala pa ng balyena ang Panginoon para bumalik siya sa perfect will ng Panginoon. So kaya, yan mga kapatid, ang destination ng bride. Magkapabalibalentong man ang buhay mo, ang dulo mo, si Lord, ang mag-aayos ng buhay mo. Ikaw may makasalanan, amen, lilinisin ka niya, huhugasan ka niya, pagiging banal ka niya, amen, because it's all His doing. It's not Jesus plus, but it is Jesus and Jesus alone. That's your Savior and Redeemer. Okay, so there's going to be a rapture, mga kapatid.
And the Bible said it will be only for the elected lady. Quote ito ni Brother Branham, the bride in this day that's pulled out the church. We're not living in a Pentecostal age. Tapos na pala tayo. Lagpas na tayo sa Pentecostal age. We're living in another age. See, we're not living in the Methodist age. Tapos na ang Methodist age, that's Wesley. See? Yung Evangelical age, that's Luther. Methodist age, that's Wesley. Pentecostal age, that's Azusa Street Revival, 1996. Amen? Through William Seymour, the one-eyed Negro, na siya yung dinatna ng Pentecostal Revival. We're beyond, mga kapatid, Pentecostal Revival. We are now, sabi rito, we're living up here to the bride age. The calling out of the church and getting it together for the rapture. Ito na ang pagtitipon para sa pag-agaw. Hindi tayo tumatambay lang sa church, nagpapalipas ng oras. Piniposisyon na tayo. Inihahanda na tayo para sa nalalapit na pag-agaw. Kawawa yung mapag-iwanan sa tribulation. Hindi nakapaghanda. Kaya mapalad tayo, huwag tayo magsawa sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Word upon word. Amen. Precept upon precept. Here a little, there a little. Amen. From glory to glory, He's changing us, kapatid. So kaya mga kapatid, yan ang dahilan bakit tayo nandito. Hindi ginusto natin. Ito ang gusto ng Diyos. Hindi natin ito pinili. Si Lord ang pumili sa iyo. Out of millions and billions of people, the bride is one in a million. Sa isang million, isa lang ang bride. So kaya, pasalamat ka. Bilangin mo yung mga kapitbahay mo. Bilangin mo yung mga residente ng Manila, Bulacan, Muntinlupa, saan pa man yan. Amen. Isa ka sa isang million na pinili ni Lord. Amen. Praise God. That's the greatest privilege and honor that we can have. Kaya huwag mo na ikumpara ang mga problema mo sa bagay na yan. Amen. Mawawala ang langit at lupa, pero ang kanyang salita na nandyan sa iyo, hindi mawawala. Amen. It will change your body to a glorified body. Okay. Jesus said, I will go prepare a place for you, take you out of this pest house. Ito, pest house pala ito. Tahanan ng mga peste. Diba? Nandito, when you die, you'll be sealed in a coffin. Where will the worms come out? Hindi sa labas ang worm ang uod. Nasa loob mo na yung uod na uubos sa'yo. Sabi ng prophet. See? This is a pest house. And deliver you unto my Father's house. Amen? Take you out of this old earthly pest house. He's gone to prepare a place, a perfect place, where no evil exists. Naghanda raw ang Diyos sa isang lugar kung saan walang kasamaan, no sickness exists, wala nang karamdaman pa, no old age exists, wala nang pagtanda roon, no death exists, wala nang kamatayan pa. Amen. Are you excited to go to that place? Amen. I am. Amen. It's a perfect place calling you to that perfection. You have to be perfect to get there. Paano tayo ma-perfect, mga kapatid? On our own. See, the blood of Jesus, the Word of God will perfect us. Patuloy na pakikinig. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Jesus said, be ye therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. So, magiging sakdal tayo sa pagpapatuloy natin na paglilingkod sa Kanya. The bride will be missing one of these days. The tribulation is going to strike. Sa mensaheng Perseverance. And wouldn't it be awful if you heard say, it's already been and you didn't know it? Hindi ba raw ka hindik-hindik na may magsabi sa'yo, tapos na ang rapture at hindi mo na ito, hindi mo nalaman. There will be one in the field, I'll take one and leave one. Just somebody come up missing, may mga mawawalang tao sa lupa. There will be just a very, very few in that rapture that will be changed. So hindi ito paramihan mga kapatid. Few there will be that find it. See, we're not looking up for numbers. We're not looking for quantity. We're looking for quality. The quality of the believer, the revelation that's in you. What is the new birth, Brother Branham? It's the revelation of Jesus Christ personally unto you. Hindi ito group revelation, individual ito. There are three kinds of believers in the church.
Tatlong uri ng mananampalataya. Sa bawat grupo, may make-believer kagaya ni Judas, may unbeliever kagaya ng 70, may true believer kagaya ng 11 disciples. So kaya hindi ko problema kung sino ang maliligtas. God knows kung sino ang true believers, sino ang make-believers, and sino ang unbeliever. Ang kailangan, ipangaral lang. Sabi ni Berbanam, ang pangangaral ay parang lambat na itapon mo lang sa dagat, paghatak mo, ang hinahanap mo isda, may nakahalong mga butete, mga gagamba, mga ahas. Si kinukuha yung isda, yung iba, binabalik na lang ulit doon sa dagat. So yung mga backslider, di ba? Tinatanggal ni Lord, pinuprune ni Lord yung tunay na church. Yung matira ang matibay, matira yung totoo. Amen. Dahil yung iba, ang tingin hindi naman sa salita, ang tingin sa mga kamalian ng kapatid, ang tinitingnan yung mga butas, di ba? Kaya inaalis na sila ni Lord, sige, doon sila humanap ng butas sa iba. Di ba? Kasi ang tunay na Kristiyano, praise God, ang hinahanap ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagsusumikap. Amen. We're trying our best. Sabi ng Bible, amen. Work out your own salvation with fear and trembling. Your own, not others. Your own salvation. Amen. Work it out with fear and trembling. Magsumikap ka na gampanan yung para sa'yo. Amen. That sleeping bride that's been taken through the age, she will come forth first. So yung mga nangamatay na bride ni Jesus, amen. Do you believe that there is a bride in every age? On the day of Pentecost, mayroong bride. On the day of Ephesian church age, may bride. Sa Smyrnian church age, sa Pergamos, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, and sa Laodicea, may bride na lalabas at tatawagin ng Panginoon. Pasalamat ka, nandito na tayo sa dulo. After this, the rapture will come and the gospel will go back to the Jews. Amen. Wala nang Gentile na maliligtas. Mga Hudyo na lamang. At piling-pili, 144,000 lamang. So, pasalamat ka na nakapasok ka na. Pag dumating ang rapture, mawawala tayo sa mundong ito. Iiwanan mo lahat ng tinatangkilik mo. Amen. Trabaho mo, bahay mo, ano man yan, kotse man yan. See, we will leave and say, goodbye world, goodbye. This world is not our home. So, naghahanda tayo, hindi para sa tribulation, hindi para sa third world war, naghahanda tayo para sa pag-agaw sa rapture ng Panginoon before tribulation strikes the world. Hallelujah. Amen. The bride will be taken out of the denominational churches. Tinatawag ni Lord ang totoong bride mula sa iba't ibang sekta at reliyon. Maaring ang ilan sa inyo rito, you were Catholic before, Protestant, Adventist, ano pa, Jehovah's Witnesses, Baptist, Methodist. Jesus is taking out the bride. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins or unbelief, that ye partake not of her plagues. Okay, that ye receive not of her plagues. As Moses, sabi rito, the word church means called out of. Kung paano si Moses inilabas sa Egypto, as Moses called a nation out of a nation, the Holy Spirit is calling a bride out of a church. A church out of a church. Kaya tayo nilabas ng Panginoon sa mga sekta at reliyon. Members from every denomination. Making up a bride tree. Hallelujah. Pasalamat tayo, mga kapatid. Dahil dati, hindi naman tayo magkakilala. We are in our own denomination. But ngayon, nagsama-sama tayo because of one message, the last end time message, mga kapatid, na magdadala sa rapture. Rapturing faith for the bride. That's the one that the bride tree is the bride. Rather, is the one that's going to be in the rapture. That alone, nothing but the bride. The elected one, foreknown by God from the beginning, the Father's spiritual gene. Alam niyo yung gene? Yung ating genealogy, yung ating DNA. DNA ng Diyos, meron ka. Royal blood ka nga eh. See? Praise God. Physically, we came from our parents, mother and father. Pero spiritually, ang father natin, ang Diyos. Amen. Ang melika. Amen. Kaya sabi ni Lord, pag kayo manalangin, when you pray, pray like this, Our Father who art in heaven. Holy be your name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Hindi sinabing give us this month.
this day, every day magpipray ka. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses as we forgive those who trespass against us. See, marunong ba tayo magpatawad, mga kapatid? Hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad. Amen. Sabi nga rin ng Biblia, kung may naalala ka na may kagalit sa iyo o galit sa iyo at maghahandog ka sa altar, iwanan mo muna sa altar ang hain mo, makipagkasundo ka, makipagbati ka sa kaaway mo at saka ka maghandog. Diba? Maghandog ka ng ano, awitin, kakanta ka, pero mayroon namang masama ang loob sa iyo. Pakanta-kanta pa ito. Diba? Hindi man nga marunong humingi ng tawad. Diba? So, praise God, sabi roon ay kailangan natin, mga kapatid. Forgive those who trespass against us as we forgive, amen, those who done these things. And give us this day our daily bread. At sabi roon, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Now, matatapos na tayo. It's a perfect kingdom. We're going into a perfect kingdom. Sabi ni Brother Branham, so it must be a perfect people. Come, because you have to stand and be married to a perfect Son of God. Tayo raw ay tatayo, haharap, ikakasal sa isang sakdal na anak ng Diyos. And you must be a perfect bride. How can you do it through anything else but the perfect Word of God, which is the waters of separation that washes us from our sins? Sabi niya, the blood of Jesus Christ, think of it, that dripping bloody word, the blood, the Word of God, bleeding blood to wash the bride in. So yung dumurugo pala, mga kapatid, na salita ang maghuhugas sa atin. Yes, sir, she stands perfect, virgin, unadulterated. She never sinned in the first place. She was trapped. Na-trap lang tayo sa kasalanan. Pero before, kailanman hindi tayo nagkasala. Yun ang nakikita ni Lord. Your theophany, amen, never committed sin. Your celestial heavenly body will come down. Di ba sabi ng Corinthians, if this earthly tabernacle were dissolved, we have a tabernacle, a body in heaven, eternal. The prophet said, your theophany will come down from heaven and pick up your redeemed body and you will become a glorified body. So yun ang inaasam-asam natin, mga kapatid. Yun ang target natin, yun ang goal natin. Huwag tayong madisway, huwag tayong madiskaril sa problema ng buhay. Tingnan mo yung dulo. Huwag yung mga dadaanan mo. Amen. Because pag nandun ka, nakapokus sa goal, sa finish line, walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa iyo kay Jesus Christ. Amen, amen, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Finally, the prophet said, we will be Mrs. Jesus Christ. Sabi niya, meron ng isang Mrs. Branham lang dito sa congregation, and that's my wife. There's many fine women in this building tonight, loyal women, but there is one, Mrs. William Branham. She's the one that goes home with me. She's the one, that's my wife. Sabi niya, and there is fine people in the world, fine churches, but there's one, Mrs. Jesus Christ. Isa lang, amen, ang bride na magiging wife. And that's who He's coming for. Magbabalik ang Panginoon, hindi para sa lahat ng tao, para dun lamang sa kanyang piling-pili na mapapangasawa. That is where His name lays. Kaya nga tayo ang bautismo natin in the name of Jesus Christ. Hindi na Father, Son, Holy Ghost, because Father is not a name, Son is not a name, Holy Ghost is not a name. What is the name of the Father? Lord. And the Lord said to Moses, Lord, Father. Jesus, Son is Jesus. Holy Ghost is Christ, the anointed one. So the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is Lord Jesus Christ. Kailangan mabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. So kung hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan yan, may kasalanan ka pa rin dyan, nakaupo ka. Father, Son, Holy Ghost, walang remission of sins yun. Kaya kailangan magparibaptize ka sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Lahat ng mga apostol ni Apollos, mga convert ni Apollos, niribaptize ni Pablo. Di ba? Sabi ni Pablo, oh, natanggap nyo na bang Espiritu Santo mula nang kayo'y manampalataya? Since you believe, have you received the Holy Ghost? See, we don't even know what
if there's an Holy Ghost. Sabi niya, in what manner were you baptized? Oh, we were baptized by John. John baptized Jesus. Sabi ni Paul, hindi na uubra yan. Amen. You have to be baptized in the name of the crucified. So, and they were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya, you can only receive the name of your husband if you become a wife. Yung kinakasal, dinadala na yung apelyido ng lalaki. Right? See, kaya tayo, hindi na tayo Mrs. Baptist, Mrs. Methodist. Walang ganun. Actually, ang tawag dyan ng prophet, blasphemous names. Yung mga pangalan na hindi naman tanging pangalan na binigay ng Diyos sa tao upang maligtas. Mga mapamusong na pangalan yon. Basahin yung message niya na blasphemous names. Lahat ng denomination na nagpangalan ng iba liban sa Panginoong Hesus Kristo na tinanggap nila sa bautismo ay hindi kinikilala ng Diyos. So that's where his name lays. There is where his worship, in her and her alone. So ang tunay na pagsamba, nasa nobya lang ni Kristo. Hindi tinatanggap yung iba. Sabi nga ni Lord, di ba? In vain you worship me. Walang kabuluhan, walang saysay, walang silbi ang pag-samba nyo sa akin. Teaching for doctrine the commandments of men. So, kailangan true worship ang ating gawin, mga kapatid. That's why all we do in word or in deed, we do it in the name of Jesus Christ. For there is not another name given under heaven for salvation, but the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. So the revealed word is in the bride. Sabi dito ng Laodicean Church Age message, in these last days, there is again another people in the land who, under their messenger, will be the final voice to the final age. Sino yun? The bride will be the final voice to the final age. Tayo ngayon ang bibig ng Diyos. You are the mouthpiece of God. Diba? Ano ang utos ni Lord kay John? Eat the book. Take it from the angel. Eat the book. It shall be sweet in your mouth and bitter in your belly. And John ate the book. Ano yun? Yung mensahe, yung kapahayagan, yung revelation, kinain. Amen. Ni John, naging matamis, napakasarap. Amen. Sa kanyang bibig, napakasarap i-share. Napakasarap ipag-fellowship. But it will be bitter in the stomach. May mga mapapait na pangyayari, pagsubok na darating. But sa Revelation chapter 10, verse 11, sabi roon, thou must prophesy again. See, pag sinabing thou must prophesy again, you must declare again the prophecy. See, kailangan ipangaral mo, kailangan i-broadcast mo yung natanggap mong kapahayagan. Amen. Thou must prophesy again. Amen. Amongst all nations, tongues, amen, races. So, yun ang ginagawa na natin ngayon. Tayo na ang bibig, ang mouthpiece ng Diyos. Kinuha na si Brother Branham, the mouthpiece of God in the Laodicean Church Age. And now the bride is the final voice to the final age. The word is in the bride as it was in Mary. Ayan, direct quote yan. Kung paano yung salita ay napunta sa sinapupunan ni Maria nung si Kristo ay papanganak sa lupa, ang salita daw ng Diyos ngayon ay nasa sinapupunan ng bride, which is your soul, the womb of your soul. The bride has the mind of Christ, not the mind of the denomination. For she knows what he wants done with the word. She performs the command of the word in his name, for she has thus said the Lord. Akala ko bang prophet lang ang may thus said the Lord? She, the bride, has thus said the Lord. Ito ang sabi, pasabi ng Panginoon. Nasa atin na ngayon yan. Those in the bride do only His will. Yung nasa nobya, gaganapin lang nila yung kalooban ng Diyos. No one can make them do otherwise. See? Walang pwedeng mag-utos sa kanila ng ibang bagay. Hindi politika ang masusunod ng nobya, hindi organisasyon, kundi kung ano yung sinabi ni Lord. They have thus said the Lord. Or they keep still, mananahimik sila pag wala na sa salita ang tinuturo. They know that it has to be God in them doing the works, fulfilling His own word. He did not, Jesus did not complete all His work
while in his earthly ministry. Hindi daw kinumpleto ni Lord ang kanyang ministry nung buhay pa siya. Bakit? Itinira niya sa atin ang para sa huling panahon. So now, he works in and through the bride. Can you say amen? Amen. She knows that, for it was not yet time for him to do certain things that he must not now do. But he will now, listen, he will now fulfill through the bride the work which he left for this specific time. Iniwan, pinagkatiwala ni Jesus Christ sa nobya ang mga gampanin o gawain na kailangan ganapin sa huling kapanahunan na ito. So ikaw, kapatid, ay instrumento ng Diyos. You are Christ in bride form. Amen. The works that Jesus did, you shall also do. Kaya mabigat ang katungkulan natin, ang pananagutan natin sa Panginoon. Kailangan maipakita natin ang Kristo sa ating panahon. Just like the moon and the sun, in the absence of the sun at night, the moon reflects the light of the sun and shines the brightness of the sun through the reflection of the moon during night time. And we are living in the evening time. In Zechariah, sabi roon, in the evening time, it shall be light. May liwanag sa oras ng ating gabi. Ano yung liwanag ngayon? Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng nobya ni Kristo. Do you believe that? Amen. Do you believe that you have a role to fulfill? Amen. Meron kang gagampanan para sa Panginoon. Sabi nga kanina ni Sister Rose, hindi lamang ito para sa atin, nasarilinin natin ang mensahe. Iabot natin sa iba. Panahon na mga kapatid, abutin natin ang ating mga kamag-anak, kapitbahay, kaeskwela, katrabaho. Si pagkakataon mo na ito. This is your time. Arise and shine, sabi ng Bible. And let your light shine. Amen. And let the good works be done that people will glorify God, which is your Father. Amen. So kaya mga kapatid, last, amen, sabi rito, ni Lord, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Si sinong kamay ang ginagamit ni Lord para kumatok? Yung kamay mo. Binasa natin kanina, your hand, your eyes, your feet. Amen. Any man, hear my voice. Kaninong voice? Voice ni Lord sa pamagitan ng iyong bibig. Open the door, ang magbukas ng pintuan sa inyo. At pahintulutang pumasok si Kristo sa kanila. I will come in with him and will sup with him and he with me. Etong maganda. Sila na magtatagumpay. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Sino nagsabi? Si Jesus. Anong sinabi? Sila na magtatagumpay. Anong pagtatagumpayan mo? Mga pagsubok, mga problema. Ay, pag nagtagumpay sila, sabi rito, pagkakalooban ko silang umupo katabi ko sa aking trono. Sino umupo sa katabi ng trono ng hari? Yung reyna. Di ba? Tayo ay many-membered body of Jesus Christ. You know, David and Solomon typed Jesus Christ. Physically, in the Old Testament, polygamy was legal. But not now. Ngayon, isang babae, isang lalaki. Hindi na pwede ang maraming asawa ngayon. Noon, pinahintulutan ni David, o ni Lord, si David, magkaroon ng 500 wives. Pero lahat yun, walang balo doon, lahat yun virgin. Si Solomon, 1,000 wives. Ganon karami. Pero isang kwan yun, tinawag na harem. Si Kristo sa kanyang paghahari sa lupa, pagdating ng millennium, bababa siya mula sa langit, kasama niya tayo na maghahari sa mundong ito, magkakaroon siya ng many-membered wife. Tayo yung mga asawa ni Kristo, spiritually speaking. Kahit lalaki ka, asawa ka ni Kristo. Amen. He is the Savior of our soul. Amen. He is the Lord of glory. Kaya makikita nyo, ang sinumang magtagumpay. In closing, may pinagdadaanan ka ba ngayon? May problema ka ba ngayon? Kaya mo bang pagtagumpayan? Sabi ni Lord, pag magtagumpay ka, uupo kang kasama niya sa kanyang trono. So anong gagawin natin? Magsusumikap tayo, magpupursige tayo na gapiin lahat ng hadlang
sa paglilingkod sa Panginoon. Matira ang totoo, ang matibay. Di ba? Si, kaya ito, sabi doon ng Biblia, straight is the gate and narrow is the way, but few there'll be that find it. For wide is the gate and broad is the way. Maluwag ang daan tungo sa impyerno, makipot ang daan tungo sa langit. Kaya nandito tayo sa makipot ng daan, mga kapatid. Kaya si magsumikap tayo, be patient, sabi ng Bible, may be long, have long suffering, si lahat na magagawa natin para mapanghawakan natin ang biyaya na tinanggap natin. Amen. Magpatuloy tayo. Amen. Sa huli nating babasahin, Revelation 19, hanggang 7 hanggang 9. This is the message for the last age. Let us be glad. Hindi sinabing let us be sad. Be glad and rejoice. Hindi sinabing frown but rejoice. And give honor to Him. Not to us or to any man. Give honor to Jesus. For the marriage of the Lamb is come. Dumating na ang pagkakasal sa Kordero, and His wife hath made herself ready. His wife, ang kanyang asawa, ay nakahanda na. Anytime na dumating si Lord, kasama tayo. Naliligo ka man, natutulog ka man, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ni Lord, kasama ka. Dahil ang rapture, it's a universal. Amen. Araw, gabi, sa kabila, araw sa kabila, di ba? Sinabi doon, yung natutulog dito, dalawang natutulog. Isa kukunin sa iwanan dito, dalawa ang nasa bukid. Amen. Isa kukunin sa iwanan. So, if you have received the gospel in your heart, the message of the hour, sigurado ka, anumang oras dumating si Lord, kasama tayo sa rapture. We will go into a wedding supper in heaven. Di ba? Matthew 25, yung limang berhen na matatalino. Bakit matalino? Tinanggap ang mensahe. Nagkaroon ng langis. Pumasok sila kasama ang nobyo. Di ba? At sinara ang pintuan. At kumakatok yung mga berhen na mangmang. Papasukin nyo rin kami. Anong sabi ni Lord? Lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi nakasulat ang pangalan nyo sa Lamb's Book of Life. So lahat ng nakasulat sa Lamb's Book of Life kasama sa rapture. Kaya kung isa ka rito, mga kapatid, obligasyon mo na panindigan mong pananampalataya mo. Pangatawanan mo ang tinanggap mo. Don't compromise. Don't go back to the denomination and join them. Yes, we can go to the denomination, but bring them out. Amen. See, be wise as a serpent, but harmless as a dove. Sabi ng Bible. So kaya, sabi rito, siya'y nasusuutan, ang nobya. To her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. Ano ba yung kasuotan natin? That's the robe of righteousness of Jesus Christ. For the fine linen is the righteousness of saints. And he said unto me, sabi ni Lord Kijan, sabi ng anghel, Kijan, write isulat mo, mapalad yaong mga tinawag na maging bahagi ng kasalan ng Kordero. Blessed are they which are called unto the marriage of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Kasama ka rito sa blessed, sa pinagpala na tinawag para, amen, makasama sa kasalan ng Kordero. So do you love Him, mga kapatid? Mahal nyo ba ang Panginoon? Amen. Huwag nyo nang dungisan pa ang inyong tragedy boda. Kumbaga, sabi ko nga madalas, ang nobya ngayon ay nag-beauty rest na lang. Amen. See, you don't worry over anything because the bridegroom will provide everything. Sagot na ni Lord lahat. Ang gawin mo, relax, be still and know that I am God, sabi ni Lord, that I will provide all your need according to my riches in glory. Do you love Him? Tumayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Christ in bride form. Amen. Si Kristo sa anyo ng nobya. Kayo na ngayon ang maliliit na Kristo. Amen. We are amateur gods. We are creators, small creators. Amen. Going back to our Maker one of these days. Kaya mga kapatid, tawagin natin ang ating mga musicians. Hallelujah. I believe may kanta tayo na nagsasabing, I know I am the bride.
that you're returning for. Awitin natin ito, mga kapatid. Ang kinin mo, ang pagiging nobya ni Kristo. It's by revelation. It's by faith. For faith, amen. Without faith, it is impossible to please Him. Amen. Please give me a QD. Okay, awitin natin ito bago tayo manalangin, mga kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon na pinili ka niya. Sa milyon-milyong katao, isa ka. Hindi ka karapat-dapat. Wala kang ginawa. You're not worthy. Amen. But God saw something in you. May nakita ang Diyos sa puso mo. Nakakaiba. Nakita ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Kaya tinawag ka niyang nobya. Amen. I know, I am the bride that you're returning for. Dress in garment white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will sing. I will worship you. Yes, Lord. I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything. I will give anything.